Hello everyone! Welcome back to our channel. For today's video, gagawa tayo ng comparison review and first impressions review nitong dalawang products. This one is Isabel Contouring Powder. And this one naman is from Vice Cosmetics. Ito yung Aura Contour na shade for sure. Dito sa Isabel Contouring Powder, wala kang makikitang description ng product. Yung nakalagay lang dito sa packaging niya, yung ingredients sa likod, and yung shade sa my top niya. Pareho silang 24 months yung itatagal nila once na na-open mo na itong dalawang product na to. So, ganito yung tsura ng Isabel Contouring Powder. Ayan, nasa plastic. Wala siyang shrink wrap. Maluwag, guys, yung packaging. As you can see, oh. So, ayan, natanggal siya. Natanggal siya. So, konting bagsak lang nito ay matatanggal talaga. And possible na mag-crack yung product na to. So, ito naman na sa Vice Cosmetics. Tanggalin natin itong naka-shrink. Ito talaga naka-seal siya ng shrink wrap. So, mas bet ko to. And for the packaging, guys, mas secured tong Vice Cosmetics compare dito sa Isabel. Mas maliit yung sa Vice kasi nga ito 3.5 grams lang to, while itong sa Isabel is 6 grams. Ayan siya. Mas bet ko yung sa Isabel yung kulay niya kasi itong sa Vice Cosmetics mas may pagka-orange yung kulay. Alam mo yun. May pagka-orange. Well, ito medyo brown talaga siya na dark. Ayan. So, ayan yung swatches na itong dalawang product na to. Ito wala akong masyadong naaamoy na fragrant na ginamit dito. Gusto ko yung smell na ganito, wala akong masyadong naaamoy na chemical. Kasi feeling ko safe siya and walang masyadong harsh chemical na ginamit. Dito naman tayo, same lang. Halos wala silang parehong amoy na, alam mo yun, yung parang chemical smell. So, thumbs up ako pareho sa pagdating sa smell nitong dalawang product. Ayan, susubukan na natin na kapag alagay na ako ng base natin, nag-set na ako ng powder kasi nga it's powder. So, makikita natin kung alin yung magugustuhan ko once na na-try na natin siya. So, mag-start tayo dito sa right side. Yung gagamitin natin dito ay Vice Cosmetics na pang-contour. And sabi nga pala dito sa packaging niya, it's smooth, vibrant, and buildable. So, buildable daw to, guys. So, subukan na natin. Etong Vice, hindi siya powdery, guys, ha. So, I like that kasi hindi siya, wala siyang masyadong fallouts. So, subukan na natin. Parami yung lagay ko, iaano na lang natin. Ayusin na lang natin siya ng powder. And syempre maglalagay din tayo sa nose. So, ganyan siya ka-pigmented, guys. Grabe. Ito yung sa Vice Cosmetics. So far, nagustuhan ko din siya. Ayoko lang yung mayroon siyang pagka-orange. Alam mo yun. Hindi ko bet yung ganong kulay. So, yun yung itsura nung, ano, nung contour na nilagay natin. Medyo nakakatakot siya kasi napaka-pigmented. So, yung gagawin ko, haanoin ko na lang siya ng, i-blend ko sa kanya yung powder para mas mag-tone down yung kulay. Matapag niya kasi, guys. Sobrang kita. So, ito yung sa Vice Cosmetics. Now, let's try naman yung sa Isabel dito sa my other side. Ayan. Pagdating sa pigment, talagang pareho sila nakakatakot. So, ito naman yung gagamitin ko sa my Isabel. Sa may
Isabel kasi pang ano talaga siya, wala siyang alamin yung nag-o-orange. Mas bet ko tong Isabel. Mas bet ko to talagang nasa Isabel na shade kasi alam mo yun, walang pagka-orange akong nakikita. Ano lang, parang light brown. Etong sa Vice Cosmetics naman, maganda din siya pero ayoko lang sa kanya yung medyo orange siya tingnan. Pareho naman sila guys, maganda gamitin. Ayoko lang dito sa Vice Cosmetics kasi may pagka-orange yung, alam mo yung textures. Etong sa Isabel, wala akong nakikitang parang orange sa face ko. Ayan. Pareho sila, buildable yung coverage. Eto, mas buildable yung sa Isabel compare dito. Ayan. So, dahan-dahan lang sa pag-apply kasi as in talaga, medyo nakakatakot. So, pareho silang pigmented as in. So, tatapusin ko lang guys itong makeup and babalikan ko kayo for our final look. Hindi na ako naglagay ng kung ano-ano pang makeup kasi gusto kong matry kung tatagal to sa ating face, sa aking face, I mean. Hindi na ako nag-eye makeup pa kasi nga gusto kong itry. Ito lang na product na to kung tatagal siya sa aking face. So, mag-wear test tayo guys. Yung time natin is 4:13 na ng hapon and babalikan ko kayo after 3 hours or 4. Tingnan natin kung mag-stay siya sa aking face, kung ano yung magiging resulta niya and kung magugustuhan ko ba siya pareho. And yan, babalikan ko kayo for my update and for my final thoughts. So, I'll see you again later guys. It's now 7:01 ng gabi. 3 hours na yung nakalipas simula ng subukan natin, simula ng i-apply natin tong dalawang product na to. And eto na siya guys. Kita nyo, nabawasan na ng konti. Ayan. And eto na lang. Konti na lang yung natira kasi nga nag-oil up na ako ay nagpawisaw kanina. And dito naman sa side ng Vice Cosmetics. Ayan. Mas marami yung natira dito sa side na to compare dito sa may side. Pareho lang yung lasting hours kasi powder diba to. So, halos di naman nagkakalayo yung lasting hours nila. So, I think yung wear time nito 3 to 4 hours. Depende na lang din kung yung nag-primer kayo. Hindi kasi ako nag-primer. So, magagawan pa naman siguro ng paraan para mas mapahaba yung wear time niya. Pero, kapag nag-BB cream lang kayo and hindi kayo naglagay ng primer, ayan, yung lasting hours niya is 3 to 4 hours. So, ibibigay ko na sa inyo yung aking final thoughts. Sa packaging, okay na okay sa akin yung packaging nila. Pero mas nagustuhan ko tong product ng Vice Cosmetics sa packaging. Ito kasi, ang cheap ng packaging na to, as in, parang isang bagsak lang is masisira agad. Pagdating naman sa shade, mas bet ko tong sa Isabel Contouring Powder. Compare dito sa Vice Cosmetics kasi itong sa Vice Cosmetics, ayoko yung parang nagiging orange yung shade niya dito sa may face ko. Ayan. And ito, maganda talaga siya pang contour kahit nagkulas na yung makeup ko. Ayan. Okay pa rin siya. So, mas bet ko sa shade etong Isabel. Sa smell, pareho sila okay. Pareho sila, wala akong naaamoy na chemical smell. So, pareho ko sila nagustuhan pagdating sa smell. For the price naman, etong Isabel Contouring Powder is nasa 220 pesos. And this Vice Cosmetics is 145 pesos. So, kung naghahanap kayo ng budget friendly, dito kayo sa Vice Cosmetics. Pero guys, halos di naman kasi nagkakalayo yung price nila. Ito kasi mas marami yung laman compare dito. Pero pareho silang affordable. So, swak na swak pa rin sa inyong budget. So, napakatipid pa rin nila gamitin kasi pareho silang pigmented. And, pero sa pigmentation, mas bet ko si Isabel Contouring Powder compare dito. Pareho silang less fallout. So, as in, magandang-maganda tong product na to. Hindi ako makapag-decide kung alin yung mas okay sa akin or mas bet ko dito sa dalawa. Halos pareho ko silang pwedeng magamit. Ayun lang, eto lang yung problema ko lang dito, yung pagka-orange niya.
Ayoko yung may pagka-orangey siyang tingnan. Ayan. Overall, nagustuhan ko tong product. Pareho ko sila nagustuhan. Hindi ako makapag-decide kung alin yung pinaka-the best dito. Pareho ko silang magagamit. So, nahirapan ko lang mag-decide kung alin ang pinaka-maganda. Ayan. Halos pareho silang maganda, guys. Pareho ko silang marerecommend sa inyo kasi mura lang din naman sila. And swak din siya sa mga naghahanap ng mga budget-friendly na pang-contour. So, yun lang guys for today's review. Kung bago ka pala sa ating channel, don't forget to subscribe and click the bell icon para every time nag-upload ako ng videos katulad nito, notified ka. So, that's it. Thank you so much guys for watching and I'll see you again on the next video. Bye!